Guys, pagkatapos na nakakapagod na maghapon, marami kaming na-accomplish ngayong araw na to. Alam mo kung saan ako napagod? Ano? Sa init. Oo, sa init. Ang init sa labas kasi talaga ito. Siyempre, galing ka sa sasakyan, tapos malamig, tapos bababa ka. Napaka-init talaga. Saka sobra, sobra yung init. Pupunta naman kami ngayon doon sa kung saan yung magiging office ng V-Line Skincare. Nag-submit na kami ng mga cheque para ma-turnover na sa amin yung unit. Lahat ng mga kontador ay pinapakita na kung magkano magiging bill natin pagdating ng araw. Paano na muna si Papa Shoutout dyan at ako dito muna chill-chill lang. So, yun. Ang saya lang din guys kasi finally malapit nang mag-open ang V-Line Skincare sa Bacolod. So, yun nga guys. Andito tayo sa ating office. Ayan. So, malapit na. Wow! Ang ganda guys. Ayan. Woo! So ito, super excited tayo guys kasi ito, na-deliver na yung ating mga upuan habang ginagawa yan, no? Wow! Grabe, sinubukan lang yung Papa Shoutout. Sobrang excited guys, ayan. Matry nga yung aking upuan. So ito yung aking upuan. Wow! Pang-manager ang dating. Natawa naman ako. Pang-manager ang dating. So kakaiba siya ito, oh. Try natin! Woo! So, ayun. So, ito yung magiging itsura ng aking office. Wow. Pagkatapos. Yan. Yan yung aking office. Yan. Masaya naman. Ang saya naman. Konting kempot na lang. Lilipat na kami. Siguro by next week, lilipat na po kami sa aming office ng V-Line Skincare. So, yan yung mga reseller natin dito sa Bacoor. Malapit nang matapos yung opisina natin. Pwede na kayong mag-pick up dito ng mga orders ninyo para makita nyo rin natin ang ating office. So, yun lang po na yung update sa aking office. Kaya, sa susunod na update nito, malamang buo na. So, babalik ulit tayo dito pag natapos na guys. So, yun lang muna. Yehey! First day ng office namin ni Donna. Parang hindi totoo eh, no? First day ng office pero mga itsura parang ngarag na. May pasok ba ka at office ng alas 10? Ang office alas 8. Wala pa ng alas 9 pa lang naman ah. Eh, siyempre baka... Ang dami ng mga tawag ng mga kliyente nyo. Andun pa lang kayo, nagluluto pa lang. Ang hirap kasi mag-adjust kasi nasanay kami nga gising aras 9 tapos ano biglang may ganun. Kasi nag-office kami ni Donna, doon lang sa bahay, pagbangon mo, doon na lang yung laptop. Kahit hindi mo muna, hindi ka muna nakapag, kailangan mo sa nakapag ano, pwede ka nang pindot eh. Eh ngayon, kailangan mo maligo. Siyempre Donna, di ba? Opo. So, ayan, nalituloy kami. So yun guys, kita-kita tayo pamaya pag nandun na kami sa aming office ko, no? Hindi, totoo yan, ma. Ah, totoo ba? Totoo office? Makikita nyo kung ano yung mag-insura ng office namin kasi... So abangan nyo ang kanilang bagong office, ha? The best to. So ito na nga dumating na ang aming mga deliveries. Ayun. Nasira nyo yung mga beauty ng mga dalaga. Tignan nyo naman. Nakakatawa yung mga insura nyo dyan. Kasi si Anna parang nakaupo na sa sahig yan. Nasira na yung voice niya, wala na, nasira na. Dahil sa skincare. Pero, teka nga, tanungin nyo natin kung saan naman yung Anna. Okay naman po. Okay naman daw, pero mukhang hindi na maganda yung okay yung mukha niya. Kasi mamot nito. At ayun si Camilo, yan. Busy rin sa pag-inventory ng ating mga V-lines. Nasira na rin ang kanyang beauty. Hindi na nakapagsukla. So ayan nga, kagagawa lang yung office namin. Talagang wala pa kaming planong lumipat. Pero... Dahil pack na pack yung orders. Oo. Ano kami? Dahil pack na pack yung orders ng mga city distributors. So, napilitan na mag-repack na dito sa office. Yan. Siyempre,
syempre malamig, di ba? Mas masarap na naman. So, eto na nga, na-deliver na lahat. Ayan, halo-halo na, o, ayan. Eto sa labas, kati-deliver lang lahat. Ito, ito naman si Donna, ang ating SA sa Bacoor District. Yan, o. Napasabak sa buhat. Masakit na mga likod nila, mga hindi sanay magbuhat. Kaya ito, nagpa-rescue kami ng dalawang boys. Ayan. So, yun lang muna guys, ang update namin dito sa aming office. Ayan. Dalaw natin ang ating bahay kung ano lang improvement. Yan. At gusto na namin lumipat ni Papa, shout out. So yung dati namin lumang bahay, ito na siya ngayon guys. Ayan, pinabago lang namin ng konti. Ginawang mas modern kaysa dati. Kasi dati talagang old style yun eh. So after ng 3 months na pagtitiis namin, nakatira lang din sa shop na maliit na kwarto kasama yung mga machine doon habang natutulog kami. Eto, malapit na kami umuwi sa bahay guys. Eto, halos ayos na. At ayan o. Wow! May ilaw na. Meron na siyang magayon ng TV. So, halos patapos na siya. Excited kami masyadong maglipat. Kahit di patapos, naglilipat na kami. Pero after nito, pag nakapaglipat siguro kami, papakita ko rin sa inyo pag medyo ayos na yung ano. So parang ano din, nami-miss ko rin yung dating tsura ng bahay namin. Ayun, parang pinamodern lang namin ng onte ni Papa, shoutout ko ang ano. Para maging komportable lang din kami. So ito yung ginawa ng aming mga anak, pinayos yung bahay namin. Aww. Kasi ayaw naman na namin ng up and down. Kumbaga, masaya na kami na ganito lang yung bahay namin kasi sila naman magkakaroon naman ng kanya-kanyang bahay. So, hindi na ka namin kailangan ipataas pa to. Ang mahalaga, maayos lang siya. So, eto ang ating kitchen dati. Yan. Eto yung aking dirty kitchen. So, install pa yung ating mga kanan-kanan dyan. So, halos patapos na siya. Yan. Lahat talaga, as in lahat, nila binago. So, yung aming CR. Yan, nagmukhang modern daw ko, no? Yan, wow! Shower. Na kami dati wala kaming shower, ngayon meron na. Social. Ay, nako. Kayo dati, wala shower, ngayon meron na. Wala rin sa kaming dati, ngayon meron na. Yan, no? So, nakasarap ng maligo dito ngayon dahil maayos, ganun. So, yan, dating lababo na medyo kakaiba ngayon. Eto na siya. Yan, meron din tayong maliit na countertop dito. Pangarap ko tayo magkaroon ng ganito, countertop sa pag-kitchen. Kasi parang ang feeling ko pag meron akong ganito, parang ang social ng dating. Ang social talaga ng dating pag may ganito eh. Guys, eto, medyo maayos na ng konti. Sa tulong ng mga magagandang dilag na ito, yan. Nagsisipag na talaga si John, si Mesay, at saka si Buntis. At syempre si Ate Elsa, yan o. Si Elsa! Si Elsa na all around. Kagagaling lang sa laundry yan, dito lang ngayon sa bahay. Kapabait nila, yan. So, syempre, hindi naman ganun. Thank you lang niya, talagang naman. Naman. Ay, grabe si Buntis! Parang may ibig sabihin. So, ayan yan guys, natutuwa naman ako kasi kahit pa paano medyo laking bagay na natulungan nila ako sa pagliligpit. Kasi kung alam nyo kanina ang itsura, halos hindi ako makapagsalita. Talagang tambak ang mga kalat. So, hindi ko alam kung saan ako mag-start kanina. Ayan o. Ang dami pa rin nakatambak dyan. Tapos dito, yan. So, ngayon
ngayon medyo luminaw ng konti bahay namin nung nalipat mo ibang gamit. Ayan, sumikit na uli. Kasi kanina parang ang luwag ng bagong gawa, ngayon sumikit na ulit kasi may mga gamit na yan. So ayan, wala pa rin kaming internet. So ayan, ang konting improvement ng aming bahay. Hindi naman siya pinalaki guys, kundi parang pininturahan lang siya. May inayos lang ng konti. Parang ginawang modern siya kaysa dati, kaya eto ngayon. Yeah. Siyempre, ayun yung aming kwarto. Magbablog siguro ako nito para mayroon naman akong content. Alam niyo yung room tour? Janice, parang meron ba akong i-room tour dito? Oo, ha? Siyempre, ipapakita pa silip ko sa inyo kung ano na improvement ng aming kwarto ni Papa Shoutout yan. So, madi-display ko na yung aking mga bag. Yan. Bag talaga eh. Bag na dadalawa. Ako talaga naman walang magawa sa buhay. So, ayan o. Thank you so much sa inyo. Sa inyong pagkakawang gawa. Yung bayanihan nila sa amin. Ayan, salamat. So, ang ulam namin ngayon, dahil tapagod kami, eto kangkong lang muna. Tambos ng kamote. Wala eh. Walang mapalengke. So, ayan. Ready na lahat. Pwede na magluto. Si Tito Bal. Ayan, medyo naayos na rin yung mga alam dito. Isa-lansan na nila, sinasay kanina. So, yun o. Yun lang muna guys, pinasilip ko lang ng konti. Kasi parang natuwa lang din ako na after 3 months na pag-stay namin sa shop, makaka-uwi na rin kami sa bahay namin. Siguro mga susunod na araw, dito na kami matutulog. Ganon.